The local government of Aklan probing the recent holding of parties in Boracay, which are believed to have led to the surge in COVID-19 cases on the island. We'll speak now to the acting mayor of Malay Aklan, Frolibar Bautista. Mayor, or acting mayor Bautista, good afternoon to you. Thank you for joining us today. Acting mayor. Okay, I think you're on mute, Acting Mayor. Can you unmute your mic for us, please? Okay, there, ma'am. Yan po. Naririnig okay. Na po namin kayo. Kamusta na po ang Boracay? Yes, ang Boracay sa ngayon ay quiet place ngayon siya kasi mayroon kasi tayong isang barangay na lockdown at saka dalawang zona sa isang barangay din. Paano ho nangyari yon na merong nagkaroon ng mga ganitong klaseng pagtitipon, no? Itong mga parties na ito na hindi nalaman ng barangay or ng local government ng Boracay? Is it so hard to monitor the barangays there? Actually, kasi mayroong isang birthday party pala yung ginanap sa isang mga bar. So yun ang hindi na monitor kagad, no? Gano'n ho ba kahirap i-monitor ang mga bar dyan? The island is not that big. Actually, hindi naman masyado makamirap. So, hindi na lang kita ng ating monitoring na mayroon palang party kasi mayroon kasi yung area sa taas nila na may aircon sa second floor na hindi nakita. Sa baba, mayroon parang konting activity sa second floor. So, talagang tinago? So, under investigation naman kasi I already issued a memorandum sa ating Cebu Police assigned doon sa Boracay for investigation. Mm-mm. Prior to this party though, ano ba ang protocol niyo dyan sa isla? Do you conduct rounds? Yung mga barangay officials ba dyan? Talagang umiikot para siguraduhin na walang ganitong klaseng mga insidente? Meron naman sila kasi ang lahat ng mga establishment sa Boracay, lalo na yung mga restaurants at saka mga bars, may issue ako ng certificate to operate. And then bago i-release yung certificate to operate nila, so mayroon muna ng inspection ng composite team, no, na comply nila yung minimum health protocols, galagaya ng mga mayroon silang washing area or may washing areas and then may mga ang barriers kanilang sa counter and then yung mga tables nila and chairs at tables and chairs ay dapat na in compliance sa 50% na capacity ng isang establishment. So yun na issue sila ng certificate to operate. So yun lang ang hindi nakita, yung Google Pin na lang yung mga activities na yun na that night na problema. Mayor, ito bang investigation ninyo, are you also looking into the possibility na baka alam niyo na po, baka nakausap ang ibang mga barangay officials at napakiusapan na pagbigyan na lang na matuloy ang party kahit nalabag ito sa mga health protocols, Mayor? Malalabas din ma'am sa investigation ng ating kapulisan. But is that a possibility? I do not know, ma'am, until such time I received the report ng ating Cebu Police. Okay. Kanina po nabanggit natin that it's very possible, well, it is being considered a super spreader event dahil tumaas ang cases ng COVID ninyo pagkatapos nung mga party na ito. Isa lang bang party ang pinag-uusapan natin or marami pang sumunod? Dalawang birthday party ang nangyari after 3-4 days ang nangyari dyan ng case. Two birthday parties, one celebrant or two different celebrants? Other celebrants. Okay, so two different parties, two different celebrants. How many were infected because of those parties? Yes. Actually, mamabot sa ng 112 ata, ma'am. Kusa ngayon kasi we have only 76 active cases ngayon sa ngayon. No? So madali namang gumaling yung mga naging na-infect.
Yes, because Kasaraka mostly ang mga asymptomatic kasi ang karamihan dyan, Ma'am KC, at naka-recover na rin yung iba. Okay. Pero naka-quarantine pa rin sila? Yes, naka-quarantine pa yung iba. Oh. Kamusta yung, naman yung 76 na yan. Okay. Kamusta naman yung healthcare system dyan sa Boracay? Yes, in place naman lahat yung ano natin, Ma'am, except ito nga nangyari na Tadela. Until now, we're still on process of itong contact tracing kasi yesterday mayroon pang nakita na lima ata na mayroong close contact dun sa mga nag-positive over many days. Kaya ongoing pa rin yung ating contact tracing. Mm-hmm. Tapos itong mga in the course of your contact tracing, lahat ba ito mga local or merong mga turista at bumalik na dun sa kanilang mga pinagalingan? For example, Metro Manila. Meron bang taga Maynila na kasama dun sa party? Actually, based on the initial report, mayroong isang nga from Manila na doon nag-start sa kanya. I don't know how true is the report. Pero hinihintayin po muna yung mga written reports from the Cebu Police na doon daw na-opisa yun sa isang tourist na nag-a-attend ng isang party. Oo, so nagmula sa isang bar. Hindi pa yun yung party? Yes. Or no, yun hindi na pa, no. Okay, tapos may mga nandun sa bar. Mayroon sa nga, yes, nagkaibigan sa Boracay, and yun ang nahawaan, and then yun ang atin ng party, yung case number 61. Yun na nga. Pero you have things under control? Yes, ngayon ma'am, may na-control na dahil kahapon, wala ng case kahapon. Except ngayon na mayroon nag-swap kasi mayroon pang na-trace kami na mga naging mga close contact o mga yung mga low risk na mga no, mga individuals. Okay. So paano naman ngayon dahil nga nalusutan kayo diyan, nagkaroon nga ng party na ganito, what are you going to do now to prevent such an incident from happening ever again? Yes, actually I already issued the order for suspending muna di mga non-essential gatherings. I also suspend the operation ng mga bars muna in the meantime. So yun ang mga measures that I did, no, in order to stop muna itong other operation that involves gathering of individuals. Mm-hmm. Okay, we're going to have to leave it at that. Acting Malay Aklan Mayor Frolibar Bautista, thank you for joining us today. Maraming salamat po sa inyo. Ingat kayo dyan kasi delikado ang panahon ngayon. Yes, ma'am. Thank you din, ma'am. Thank you. Ingat. Thank you very much. Take care. Keep safe.